isang milibag sa pangkaraniwang insektong sumisira sa ampalaya. Sa video ito, matutunghayan niyo kung paano ito puksain at kung ano masamang epekto nito sa ampalaya. Ang unang epekto ng milibag sa ampalaya, nagkukulot yung dahon. Tingnan natin mabuti yung mga milibag na sa ilalim siya ng dahon. Buhay na buhay, nag-aabulan pa sila. Kung titingnan natin mabuti yung mga milibag, binabalot sila ng dahon ng ampalaya. Para naman puksan natin yung milibag, gumamit na lang tayo ng pinaglabahan bilang insecticide. Pwede natin itong i-spray sa insekto. Maliban sa pag-i-spray, meron pa tayong pwedeng gawin para mapuksan yung milibag sa ampalaya. Kumuha lang tayo ng maliit na lagyan at lagyan natin ng pinaglabahan. Dahil nga binalot ng dahon ng ampalaya yung mga milibag, malamang na hindi tumabas sa pag-inispehan lang at hindi mamatay yung mga milibag. Kaya magandang gawin natin, idoblobla natin yung parting kulot o yung talbos sa pinaglabahan para siguradong mabasa at mamatay. Pwede rin tayong gumamit ng sabon at corrosive bits bilang insecticide. Kung gusto yung malaman kung paano gamitin ang sabon at corrosive bits bilang insecticide, ilalagay ko lang yung link sa description box. Ang pangalawang masamang epekto ng milibag sa ampalaya, pagkabansot. Lalo na kung bata pa lang inatake na ng milibag. Matagal lang kanyang paglaki. Ngayon, pagkumparahin naman natin yung ampalaya na atake ng milibag at hindi. Ito yung naatake ng milibag halos ayon ng lumaki. Ito naman yung hindi inatake ng milibag halos namumunga na. Para naman mabilis na lumaki yung ampalaya na nabansot dulot ng milibag, putulin na natin mga talbos na kulot dulot ng milibag para magkaroon siya ng panibagong talbos at yun ang mabilis lumaki. Dito na po nagtatapos yung video natin. Pero bago lubusang tapusin, sana huwag yung kalimutan taniman ng pindutan subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat sa panonood at palain kayo ng Panginoon.